Paano mo itinuturing ang iyong kapwa? Paano ka nakikitungo sa kanila? Naalala mo pa ba ang kasabihang, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo? Narinig mo ba ang salitang dignidad? Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, mula sa salitang dignus na nangangahulugang karapat-dapat. Tulad ng isip, ang dignidad ay biyaya mula sa Diyos na taglay ng tao. Marapat lamang na ibigay ang kaukulang pagkapahalaga sa bawat tao sapagkat karapat-dapat siya na tumanggap nito. Ano man ang uri ng pamumuhay, kasarian, may pinag-aralan man o wala, mayaman o mahirap, anuman ang relihiyon, kulay o lahi, ang lahat ng tao ay nararapat na pagkalooban ng pagpapahalaga. Bilang nilalang nakawangis ng Diyos, ang tao ay tagapagpalaganap ng kabutihan at pag-ibig. Paano nga ba mapapakita ang paggalang sa dignidad ng kapwa? Pakinggan ang usapan ng magkaibigang Lito at Lita. O, bakit tila yata nainis ka, Lita? Ang kulit kasi na matanda sa bangketa. Hingi na hingi sa akin. Ang baho pa naman niya. Anong sinabi mo sa kanya? Binigyan mo ba? Siyempre, hindi. Ano siya, sinuswerte? Pagkain ko ito eh. Bahala siya sa buhay niya. Naku, kaibigan. Mukhang kailangan mong pag-isipan kung tama ang iyong ginawa. Huh? Bakit parang kasalanan ko pa, Lito? Hindi ba itinuro sa atin sa ESP na bawat tao ay may dignidad at kailangan natin itong igalang? Weh, kahit mahirap? Kahit pulubi o taong grasa? Oo, anuman ang kalagayan sa buhay, anyo, kulay, lahing pinagmulan o kasarian ay may dignidad na taglay. Ay, oo nga pala. Nabasa ko rin yun. Isang pagsubok pala ang naganap sa akin kanina. Hindi ako nagtagumpay na magawa sa totoong buhay ang itinuro sa atin ng mga aralin. Kakahiya. Nagsisisi ako. Babalik ako roon at hihingi ng tawad. Magbibigay na rin ako ng kahit konting tulong. Mainam, Lita. Tama yan. Halika, sasamahan kita sa kanya. Iaabot ko rin itong mga maayos pandamit sa kanya. Paano mo maipapakita ang pagkilala at pagkapahalaga sa dignidad ng isang tao? Una, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Ibig sabihin, hindi siya isang bagay o behikulo upang isakatuparan ng isang bagay na ibig mangyari. Lalong hindi dahil siya ay nagtataglay ng mga katangiang mapapakinabangan. May ilang mga taong nagiging makasarili na ang tingin sa tunay na saysay o halaga ng kanyang kapwa. Ikalawa, ang paggalang at pagkapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hanggat siya'y nabubuhay.
Dapat ay patuloy mong isinaalang-alang at hinahangad ang lahat ng mga kabuti para sa iyong kapwa. Halimbawa, ang pagmamahal ng anak sa magulang ay dapat walang pasubali o walang hinihintay na kapalit. Hindi nararapat na mabawasan ang paggalang ng anak sa kanyang mga magulang kapag ang mga ito ay tumanda na at naging mahina. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon ng bawat tao ang sumusunod. Una, igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Halimbawa, sa kabila ng kahirapan sa buhay, hindi gagawin ng isang tao ang magbenta ng sariling laman o magnakaw na nagpapababa sa sariling pagkatao. Ikalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. Karaniwang naririnig mula sa matatanda na bago mo sabihin o gawin ang isang bagay, ay makasampo mo muna itong isipin. Ano magiging epekto sa iba ng iyong gagawin? Nararapat pa ba itong gawin o hindi na? Ikatlo, pakitunguhan ng kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Ang prinsipyong ito ay nagpapatunay anumang gawin mo sa iyong kapwa ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. Ang paggalang sa karapatan ng iyong kapwa, pagmamahal, pagpapahalaga sa buhay, kapayapaan, katotohanan ay ilan lamang sa pagpapahalaga tungo sa mabuting pakikipag-ugnayan.